kapisaban mga kapatid. Ayan, isa po malaking kagalakan na ipakilala po sa inyo ang ating tagapagsalita sa umaga po nito. At tinanong po siya kanina kung paano po siya ipapakilala. At simple lang po kanya sinabi. At isa po siya ang professor po sa UMIN ng computer po. At isa rin po siya sa assistant po ni Brother Johnson kung nakikilala niyo po siya. Siya po yung speaker po. Speaker po sa Crusade po sa Pag-asa at siya rin po yung in-charge sa documentary po sa Kapitulo Versikulo. So, kung di po, dahil sa kanya po, wala po tayo mapapanood sa Facebook po live sa pagsasalita po ni Brother Johnson at pagsasalita po ng Panginoon. At isa pong malaking opportunity po na tinugon niya po ang tawag sa kanya ng Panginoon na siya po ang magbibigay po sa atin ng mensahe sa umaga po ito at nawa po ito po natin ating buong atensyon. At buksan po ang ating mga puso at isipan sa mga mensahe po natin mapapakinggan at maging pagpapala po sa bawat isa sa umaga po ito. At happy saan, muli po happy sabat po sa ating lahat. Bago po makipuksan po ang inyong mga makipuksan po ang inyong mga Bible sa Psalm 100. Mga awit po, 100. Pagkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Manglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Pagsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Pagsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng saling-saling lahi. Inihiling ko na ang lahat ay maganda upang sa ating second service. Iwasan po yung nagkukwentuhan. Yung po mga cellphone, pag-silent po muna para hindi po tumanong at makapistrap. Yun po lamang. At tayo po ay pang-prepare para sa second service. Ay, maganda po.
sa inyo ngayong Sabado, kami po ay maraming kasalanan, kayo po ay banal. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, ibuhos niyo po ang banal na Espiritu sa aming ngayong oras, upang po ang salita ninyo ay mabago ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang Praise Him, Praise Him. Thank you.
Salamat po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa araw po ng Sabat na ito. Salamat Panginoon Diyos sa buhay at kalakasan na binagkakaloob po ninyo sa bawat isa, lalo higit sa mga talento na inyo po kami ginabay upang maging masigla ang aming po mga puso-isipan at upang kami Panginoon ay naging handa sa inyo pong araw po ng Sabat ito upang kayo po ang aming pong pupurihin at kayo po ang aming pong dadakilain sapagkat kayo po ang Diyos na lumalang ng langit at ang lupa. Panginoon, narito po kami sa aming pong pagluhod. At ang aming pong pagluhod, Panginoon Diyos, ay aming pong dinadalangin na inyo po kami habagan. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ang aming pong mga karakter ay narito sa isang sanglibutan na makasalanan. Inyo po kami, Panginoon Diyos, habagan. Tulungan niyo po kami sa aming pong mga karamdaman, sa aming pong mga nagawang mga problem, inyo kami, Panginoon, patawarin. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, kung hindi kami lalapit sa inyo, ay hindi po kami magiging ganap at hindi kami magiging anak po ninyo. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, ay amin pong dinadalangin na ang mga mensahe na amin pong marinig sa tanghaling ito ay makapagbigay sa amin ito ng isang kalakasan ng amin pong mga pananampalataya upang magamit po namin ito, Panginoon, sa amin pong pang-araw-araw po namin na buhay. At narito po, Panginoon, ang amin pong mga kapatid, inyo po nawa kaming pagpalain at sa aming pong pagkinig ng inyo pong mga mensahe ay ito po, Panginoon Diyos, ay taimtim po namin natatanggapin ang inyo pong mga salita. At sa aming pong Panginoon Diyos, sa pagpapatuloy, ay amin po namin pinabalik sa inyo ang buong isang linggo, lalo higit sa aming pong alakasan ng aming pong pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagpatawad sa aming pong mga kasalanan. Kung hindi dahil sa inyo, kami po ay tinubos dahil sa inyo sa aming pong mga kasalanan. Salamat sa pagpatawad sa aming pong mga kasalanan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng Jesucristo na tagapagligtas. Amen. Thank you.
kapatid, nakalimutan ko lang pong banggitin yung pangalan ng ating speaker po. Ang ating pong lingkod po ngayong umaga po ay si Brother Winelfred Pasamba po. Tayo sigurado.
Kasi baka naman dadaan talaga sa AUP at may nakalimutan tas pupunta sa Ayas. Ang tanong ko po, yun po ba ay ayon? Hindi. Kasi ang sabi ko po ay, pupunta ako ng Ayas. Ang sabi po ng ating elder ay pupunta daw si Sir Win sa AUP. So, malinaw po na nagkakaisa tayo na hindi yun ayon. Ang ating mga fundamental belief po, hindi lang yan yung mga kontra sa Biblia. Yan ay yung mga ayon sa Biblia. Naintindihan niyo po ang difference? For example, meron ba nakalagay sa Biblia na bawal magbinyag ng sanggol? Nakakita na ba kayo? Sino pong nakabasa na ng buong Bible dito? Meron po bang nakalagay sa Biblia, bawal magbinyag ng sanggol? Wala pa akong nakita, hindi ko alam kung nasa Revelation 33. Wala naman Revelation 33. So wala pong nakalagay na bawal. Eh bakit hindi tayo nagbibinyag ng mga sanggol? Kasi hindi yun, ayon. Ayon. So hindi tayo religion na hinahanap lang natin lahat ng hindi bawal. Kundi ang hinahanap natin, yung ayon. At according. At yun ang ating ginagawa. Kung ganun po ang ating prinsipyo, hindi masyadong maraming kaguluhan sa church. Kasi maraming nagagawa ng excuse, eh, hindi naman yan bawal sa Bible, pero hindi naman pala talaga. Kasi, di ba, kung yun ang ating reasoning, eh, di magbinyag na tayo ng sanggol para, ano, sigurado, kaya matipid sa tubig, matipid sa tubig. Eh, hindi naman ayon yun. So, ganun po kahigpit ang ating paniniwala. Kung hindi ayon, hindi yan para sa atin. Pero kung ayon, yan ay tatanggapin natin. Ayan po. At hindi rin po tayo basta-basta gumagawa ng mga bilin. Kasi po, ang sabi sa 2 Peter 1.20, prophecy is not of any private interpretation. Ibig sabihin, pag may naisip ako at nabasa ko sa Bible, yun na yun, hindi. Kailangan muna, hanapin natin kung yung iba ng ating kapatid ay ganun din ang paniniwala. Kaya lahat ng mga belief natin na nagbobotohan sa buong mundo na representative ang lahat ng mundo. Yan po. Wala tayong katotohanan na tayo lang ang nakakaalam. Kahit ang Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, bakit marami silang pare-pareho ang sinusulat? Kasi wala ng private interpretation. Dapat kung meron tayong belief, merong isang nagsasabi, may isang nagsasabi at maraming witnesses. Okay, yan po ay protection sa atin sa minsan kasi meron dito nagbubulong sa atin na mapunting anghel. Meron din dito bumubulong sa atin na yung may ganyan. Tapos meron pa tayong sarili nating opinion. Paano natin malalaman? Kung ayon sa Biblia, ayon yan sa Diyos. Tama yan. Okay. Yan po. So naniniwala din po tayo sa God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Kasi sabi sa Matthew, baptize ye in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Kahit na ang word na Trinity ay wala mismo sa Bible, pero yung kaisipan ng Diyos na tatlong persons ay nandyan sa Bible. Let us daw, tayo'y gumawa, eh ilan ang Diyos? Isa lang. Bakit tayo? Kasi tatlo yung silang persona doon. Yan po, ang Trinity. Kasama dyan ang God the Father, Ganasan ang ating Panginoong Jesus. Kung wala si Jesus Christ, wala tayong pag-asa. Siya ang ating example na nag-live ng perfect na buhay. Siya ay voluntarily namatay sa ating sa krus. Imbis na tayo, siya ang namatay. Pati ang everlasting death ay kanyang pinagdaanan para tayo ay makaligtas. At ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ang nagpo-konsensya sa atin na papasisi sa atin, nagbibigay sa atin ng spiritual gifts. Kaya may mga magaling sa sounds, sa laptop, sa kanta, sa pag-smile, sa pagluto, at iba-iba pa. Iba sa pag-drive. Ako nga po ay driver nila Kuya Johnson. O, kilala niyo pala si Kuya Johnson. Kung hindi lang po ako speaker dito, nandun na ako sa kanila. Kaya lang ako'y napag-utusan ni Pastor Melvin Hamora, ay tayo ay sumunod. Tayo po ay naniniwala sa creation. Ngayon po ay October 28, ang nabasa ko sa Facebook, sa creation Sabbath daw po ngayon sa Adventist Church. Ibig sabihin, hindi tayo galing sa unggoy, hindi tayo galing sa Diyos.
Ibig sabihin, tayo nilalang ng 6 na araw? Paano natin? Kasi sabi ng iba, yung creation daw. Ano yun? 1,000 years yun, isang araw. Eh, bakit sabi sa Genesis, and there was evening, and there was morning? Ibig sabihin, literal day yun, kasi may araw at saka may gabi. Kaya, literal day, yung creation, 6 days of creation, and yung 7th day ng creation, yun din yung 7th day ng kapahingahan natin. Alam niyo po ba, na noong panahon sa Egyptian, sa Sinai, lumalagpak ang mana pagka 6 days, pagka 7th day ay hindi lumalagpak. Alam niyo po ba, na tinag nyo sa YouTube, i-type nyo ay mana, nakita nyo na ata yun. Mana, SID, buba tayo SSD. Doon sa kanila, SID. Mana, SID, Angola. Pag tinipe niyo po yun sa YouTube, makikita niyo na sa ating isang Adventist Mission Station sa Angola ay lumalagpak ang mana ng Wednesday and Friday pero hindi Sabado. Mana! Ang ating Diyos ay pareho sa Diyos ni Moses at ang sa ating Sabado ay pareho sa Sabado ni Moses. Amen? Kasi, habang kwento, nagutom sila doon, walang mga lalaki ang nagtatrabaho kasi hanap silang pagkain na manalangin silang 3 araw yung mga babae, mga lola, mga anak. Tapos, yung mga anak naglalaro sa labas at humanap sila ng, naglalaro sila, may nakita silang 2 nakaputi. Sabi nyo yung 2 nakaputi, may nakita silang maliliit sa, ano, sa maliliit na mga bagay sa ground. Pinupulot nila, sabi nyo mga, may nakita silang 2 maputi. Kainin nyo yan. So, kinakain nila. Sarap. Bigyan nyo rin yung mga nanay nyo. Tapos, takbo sila, dala-dala nila. Sabi ng mga nanay, ano yan? Galing nyo sa lupa. Ay, tapo nyo yan. Huwag nyo kainin kasi madumi yan. Hindi, kinain na namin. Sino nagsabi sa inyo kumain? Yung 2 maputi dun sa labas. Oh, hanapin natin. Hindi nila nakita. Pero kinain nila, masarap. Yung ating mga pastor, hanggang ngayon, kahit na may pagkain na po doon, pero Wednesday na lang saka Friday, lumalagpak. Nakadocument po yan sa Science of the Times. At nakadocument ng mga pastor natin, ni-record sa camera, na kumakain mismo sila ng maliliit na mana na parang coriander seed. Kaya kung marami kayong pera, pumunta ka doon. Pero, ang sabi ng mga taga doon, nung nag-reopen yung Adventist Station, dumami yung mana. Hanggang doon sa murul, puno ng taklog ng white. At yung mga tao, hindi Adventist na ito, takot sila doon ang nangyayari. Hindi sila lumalabas. Pero yung mga bata, labas sila kasi kinakain nila. Sabi ng pastor na binigyo ng division of channel. Sabi niya, this is very, very sweet. It tastes like wafer. Everything that I have ever tasted nice in my life, I tasted it here. Pero sabi ng mga tao doon, pag meron daw merong kasalanan doon sa kanila, yung mana nagiging pula at nagiging itim at nagiging mapayat, hindi makain. Pero pag nagsisi na o umalis yung may kasalanan, magiging ulit puti at matamis. Kaya bago tayo pumunta doon, tayo ay magsisisi sa ating kasalanan. Baka mabuta nating mana ay itim o pula. Ayan po, so nakarating na tayo dito sa number 6. Tayo po ay nilalang na perpekto in the image of God. Ngunit dahil sa kasalanan, saan po ba nanggaling ang kasalanan? Sa langit, si Satan. Dahil si Satan, na author ng kasalanan, natukso si Adan at si Eva at kumain ng prutas na pinagbabawal. Actually, vegetarian yun eh. Kaya lang pag sinabi talaga ng Diyos, huwag talaga. Yung mga ibang tao sa ibang planeta, hindi sila makulit katulad natin. Pag sabi ng Diyos, huwag kayong lumapit. Well, hindi sila lumalapit. Tayo lang yung makulit. Kaya pag nagtikita-kita tayo barang araw pag sa langit, tayo yung maliliit. Sila kasi malalaki sila. Hindi sila nagkasada. Tayo yung mukhang alien doon. Sila lahat normal. Tayo yung alien. Maliliit tayo kasi marami tayong kalokohan. Mabuti na lang merong kaligtasan. At ang kaligtasan ay ibinabalik tayo sa anyo na kung saan tayo nilalang, sa anyo ng Diyos. Kaya pagdating ni Jesus Christ, yung mga pilay, hindi na pilay. Yung mga bulag, hindi na bulag. Pero yung mali, tayong mga payat, saka yung mali. Hindi tayo kasing tulad ni Adan at Eva. Pag nasa langit na daw tayo, makain tayo ng dahon.
which are for the healing of the nations. Natangkad na rin tayo, makakain natin ng dahon. Kaya mag-vegetarian na kayo. Kung kakaya. Ang great controversy po ay nagsimula sa langit. Sino ang mananalo sa great controversy? Jesus, siyempre. Kanino tayo kakampi? Siyempre kay Jesus. Ang dali-dali lang. Sino mas marami? Ang masama o ang mabuti? Oh, galing na sagutin nyo. Dito sa mundo, sino mas marami? Ang mabuti o masama? Sino ang anghel ang mas marami? Mabuti o masama? Okay, one-third lang yung masama. Kaya wala talagang binatbat yung mga masama. Sinong hindi mamamatay? Yung masama, mabuti. Mabuti. So, mawawala talaga lahat ng masama. Kaya kung magsisip-sip tayo, doon na tayo sumama sa sigurado. Doon sa mabubuti. Ang great controversy po ay siguradong mananalo si Jesus Christ dahil nung pinako siya sa cross, ang sabi niya, it is finished. Tapos na. Alam na ang karakter ni Satanas, alam na ang karakter ng Diyos. Karakter ni Satanas ay umatay at manira at magsinungaling. Kaya huwag tayo magsisinungaling. Okay. Ayan po ang great controversy. At nandyan ang Holy Spirit, nandyan ang mga anghel upang tulungan tayo sa ating mga controversy sa buhay. Ang issue sa great controversy ay sino ang papaniwalaan? Ang Diyos o si Satanas? Lahat ng original na inutos ng Diyos, pinipeke ni Satanas. Sabi ng Diyos, ganto ang binyag. Sabi ng Satanas, ganto mas matipid. Sabi ng Diyos, ganto ang pag-aasawa, babae at lalaki. Sabi ni Satanas, baka pwede lang ganto. Mas marami naman kasi ang babae. Ngayon, kaya pwede lang babae-babae. Lahat, dinidistort ni Satanas. Ganyan ang mayabang. Pag sinabi ang Diyos, hindi, mas maganda yung idea ko. Yun ang sign ng kayabangan. Kaya, minsan, pag may idea ako, iniisip ko, bakit? Mabuti pa yung ayon sa Biblia. Yun, sigurado tayo. Okay. So, ano pang nandito sa great controversy? At ang pagsamba. Kasi kung sinong sinusunod, hindi pasamba. Ang pagsamba. Kung pwede ito pa ay pasamba, sabi ko sa mga kambahanak ko, pagbutihin nyo ang pamumuhay nyo, mamuhay tayo ayon sa ating pangalan. Samba. Ang sinasamba natin ay ang Diyos, hindi ang ating sarili. Yan po. Alam niyo kung bakit naging Satanas si Lucifer? Dahil siya ay mayabang. Bakit siya yumabang? Dahil siya ay makapangyarihan. Siya ay pogi. O sinong pogi sa inyo? Siya ay talented. Siya ay may posisyon. Kaya huwag tayong mayabang pag tayo ay pogi. At maganda, at may posisyon, at talented, at may pera, baka tayo maging Lucifer. Mas mabuti pa minsan, ang kahirapan, I see, kasi, no, may pagsubok sa karamihan, may pagsubok din sa kahirapan. Kasi yung pagsubok, pag walang wala, huwag magnanakaw. Pagsubok, pag maraming-marami, huwag mayabang. Kundi, mamigay sa mga iba. Yan. Napakasaya pag nag-birthday tayo, nanindigay tayo sa ibang tao, imbis na lahat papunta sa atin. Okay, ang ating Panginoon ay nabuhay, sigurado tayo dyan, kasi ngayon ay 2018 simula saan? Sa 1. Kailan yung 1? Approximately, nung nandito si Jesus Christ. So lahat ng kalendaryo Kristiyano, nung sa Facebook ako, sabi ko sa mga atheists, tingnan niyo yung kalendaryo niyo. 2018, simula saan? Hindi na, oo nga, no? Humanap kayo yung kalendaryo niyo na hindi nagsisentro dun sa panahon ni Jesus Christ. So, hindi natin madideny na si Jesus Christ ay nabuhay, siya ay namatay para sa ating kasalanan, at ang pinakamaganda mga kapatid, siya ay nabuhay. Kaya niyang buhayin ang kanyang sarili kahit siya ay namatay. At sabi na ang Anghel, your Father is calling you. Nabuhay si Jesus Christ ng kanyang sarili. And kung kaya, hindi natin ma-explain kung paano yun, dahil hindi magkasa sa ating utak ang mga ating sarili nga, hindi natin maintindihan. Yun pa kaya ang Diyos? Hindi ba? Naintindihan niyo ba ang ating sarili? Minsan, bakit kaya ganito ang ginagawa ko? Ayon sa kasalanan. Kaya ang kadyusan ay hindi magkasa sa ating utak. Basta, nabuhay si Jesus Christ, kung kaya niyang buhayin ang sarili niya, kaya niyang buhayin tayo. Kaya yun ang ating pag-asa.
tayong tinatawag ng kaligtasan. Ito ang pinakamagandang balita sa buong mundo. Na kahit si Moses nakapatay sa Egypt, siya ang pinayagan ng Diyos na kumarga ng 10 utos. Anong nakasulat? Bawal kumatay. Oh, di ba? Nakapatay siya sa Egypt, pero ang kamagandang niya, thou shalt not kill. Di ba? Nakakahanga. Si Pablo, na pinapatay niya lahat, maraming Kristiyano ang pinersigit niya. Ang halos kalahati sa New Testament, kanyang sulat. Kaya kahit na gano'ng karami ang ating kasalanan, kaya pa rin tayong gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng ibang tao. Amen? Yan ang miracle ng salvation. Pinapatawad tayo sa ating, yung sinasabi natin sa Sabbath School, justification by faith, and araw-araw merong sanctification, and then pagdating natin doon, pag dumating si Jesus Christ, glorification. Doon lang daw natin masasabi na tayo ay completely saved. Kasi may tatlong phases of salvation. Doon din natin masasabi, mag-claim, na tayo ay banal na. Ngayon, great controversy pa tayo. Nasa great controversy pa tayo, sabi sa last day events, we are not the church, we are the church militant. Naglalaban tayo sa ating sarili. Ang ating sarili, ang kalaban natin, yung ating kayabangan, yung ating, kung ano-ano, sa ating buhay. Ngunit, dilinisin tayo ng Diyos. Sanctification and glorification. Yan po ang assurance. Pero, sabi sa, we are saved. Bakit past tense? Kasi yung justification, nung tayo ay nabinigyan, past tense na rin. We are saved through grace. Okay. Okay. So, we are saved. We are being saved and we will be saved. Yun ang tama. Dahil tatlong phase ang kaligtasan. And hindi lang tayo mayayabang na dahil naligtas na tayo, kundi kailangan natin, ito pong pinakabagong fundamental belief number 11. Dalawang part ito. Yung una, kailangan natin hindi na matakot sa mga multo. Dahil, sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Huwag nang matatakot sa mga aswang. Dahil takot yan kay Jesus Christ. Yung mga napupuses, pag nakabanggit sila ng pangalan ni Jesus Christ, takbo ang evil spirit. Inawarin yan dahil may mga ibang Adventist na, pero nananalangin pa rin din sa mga evil spirit sa Africa. Marami yan, sabi ng mga pastor sa atin. Kaya nilagay ang belief na yan. Ang kalahati naman itong belief, ayan, huwag na tayong manatakot sa evil powers. Kasi alam na natin, natalo sila. Saan nasa Bible po yan? Nasa Romans 8, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor fallen angels, nor principalities, nor powers, nor evil powers, nor things present, nor things to come, shall be able to separate us from the love of God. Ang Diyos naghihintay lang sa atin, tumawag sa Kanya, at lahat ng anghel ay tutulong sa atin. Yan po ang pinakamagandang part ng great controversy, na lahat ng langit ay para sa tulong sa atin. Kaya tayo naman ay para tayo ay para ang karakter natin ay maging katulad ni Jesus Christ, tayo ay mananalangin, tayo ay magbabasa ng Bible, mag-meditate, at magkakantahan sa church, at mag-worship, at gagawa ng missionary work katulad ng ginagawa ninyo ngayon doon sa pupuntahan natin. Masyadong malayo kami sa EP, pero nandito na tayo, kaya masaya ako at makapunta tayo. Okay. Naniniwala tayo sa church, kaya po tayo ay pulong dito. Ang sabi sa Bible, huwag tayong magpapabaya sa pagpupulong kasama ang mga tao sa church. Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ ay kasama sa church. Simula kay Adan hanggang sa atin ngayon at kung sino pang ibang naniniwala sa church. Ang maganda sa church ay iba-iba tayong klase. May mga mayayaman, may mga mahirap, may mga bata, may matatanda, etc. Meron pong remnant sa Revelation 12:17, ang sabi nito, ang dragon ay magagalit sa church, sa woman, at kalaban natin, pag-remnant tayo, mabuti. Kasi sumusunod, gusto natin sumunod sa Diyos. Pero may kalaban tayo, ang dragon, si Satanas. Kalaban tayo ni Satanas dahil tayo ay nangingilin ng saba. Keep the commandments of God and have the spirit of prophecy, which is the testimony of Jesus Christ. Ang remnant ay hindi lang remnant, basta remnant, okay, remnant na kami, maghintay na kami hanggang dumating si Jesus Christ. Meron tayong misyon. Ang misyon natin ay ipangalat ang Ebanghelyo sa buong mundo. Sa Revelation 14,
with a loud voice. Ayan, kaya malakas ang ating sound system. At ang ating pangangaral, malinaw. Dahil sabi sa Habakuk, dapat malinaw ang salita ng Diyos. At kahit na iba-iba tayong nasyon, nationality, iba-iba tayong salita, at saka kung saan-saan tayo galing na probinsya, si Jesus Christ ang ating ulo. The head of the church is Jesus Christ. Tayo lahat ay mga part ng church body. Iba-ibang, yung mga iba may PhD, yung iba elementary lang, yung iba, yan, iba-iba tayo, pero si Jesus Christ ang ating head ng ating church. United tayo dahil lahat naman tayo kailangan ng kaligtasan. Yung baptism po, tapusin natin yan. Ang Lord's Supper, ginagawa natin dahil sinabi ni Jesus Christ na gawin natin at tayo ay magpakumbaba at tayo ay yung mga away-away natin ay pwede nating kalimutan. Dahil meron sinasabi sa Bible na ministry of reconciliation. Yeah, reconciling ourselves to God and reconciling ourselves to each other. Ang hindi lang marunong magpatawad, si Satanas. Ang hindi rin humihingi ng tawad, si Satanas din. Kaya lahat tayo kailangan magpatawad at kailangan humingi ng tawad. Sa Bible, merong parable of the wicked servant. Malaki ang utang niya. Pinatawad siya. Pagkalabas niya sa kulungan, nakita niya yung servant na maliit ang utang sa kanya, pinapakulong niya. So yung pinatawad na niya ng kasalanan, anong tawag sa pagbalikan ng patawad? In-unforgive. Sabi ng hari, patawad ka na. Pero dahil hindi niya pinatawad yung mas maliit na kasalanan, ay, balik ka sa kulungan. So, na-unforgive yung parang mga kasalanan na binigyan na natin ng kapatawaran pag ayaw natin patawarin yung ibang tao. Baka pala ma-unforgive pa tayo doon. Kaya po, meron tayong, sa sunod po, meron tayong spiritual gifts. Ayan po, yung iba magaling mag-sermon, yung iba magaling magturo, yung iba magaling mag-ministry, magaling mag-basa ng mag-aralan ng mga Bible, ng kapitulo, versikulo, yung iba marunong bumalik sa scriptures, back to the scripture, ano pa ba yung mga pangalan nila. Yung iba malakas ang pananampalataya, kahit hindi alam kung anong ginagawa, ginagawa pa rin at sinasapruluhan na lang ng ating Panginoon yung gawain. Yung iba magaling magpagaling, mag-massage. Yung iba alam nila kung paano explain ang 1844, ang 2600 days, ang prophecy. Pero siyempre hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ, malapit na. Yan lang ang alam natin. Yung iba malakas ang proclamation. Ayan, yung iba may ministry of reconciliation. Yung iba maawain. Lahat ng mahihirap sa daan, binibigyan hanggang maubos ang kanilang pera. Yung iba, self-sacrificing service, kaya lahat tayo gusto tumulong dun sa gumagawa, sa gawain. Maghugas ng pinggan, at saka magtiklop ng mga wire, maglinis ng church, yan po. At meron tayong gift of prophecy, dahil ang sabi sa John, sa Joel 2:28, and the Spirit of the Lord will be poured out into all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Kaya yung ating mga kabataan, magsasabi yan, Jesus is coming soon, prophecy yan. Lahat ng Adventist prophet, pero hindi tayo major prophet, baka maliit lang na prophet. Kasi sa Bible, may mga propeta na hindi nakasulat. Pero hindi na propeta ni Isaiah, si Jeremiah, ang dami lang sulat. Si Ellen White, ang dami-dami yung sinulat. Ang mahabang pa yata sa Bible. Dami-dami yung sinulat. Pero may prophecy tayo na alam natin, sigurado tayo, kahit hindi pa nangyayari. Yun ay ang second coming. Di po ba? Dahil sabi sa Revelation 10, merong book na kinain niya at matamis nung nilalok niya. Verse 10, it was bitter to the belly. Yun yung 1844 experience ng Millerites. Pero pag tinignan natin yung verse 11, but you must prophesy again to all nations and tongues and kingdoms. Ibig sabihin kahit na-disappoint yung ating mga founders ng 1844, kailangan pa rin tayong mangaral sa buong mundo. Yan po ang gift of prophecy na binigay kay Sister White and dahil sa kanyang binigay ng Diyos humble na tao. Alam niyo ba si Ellen White na gumroblema siya? Baka ako yung abang pag binigyan ako ng maraming kaalaman. Ang sabi ng anghel sa kanya, kung yan ang pinuproblema mo, huwag kang mamroblema. Dahil bibigyan ka ng Diyos ng maraming affliction. Alam niyo yung affliction? Problema. Minsan ba na marami tayong problema para lang hindi tayo yung abang?
yun pala, kaya ayaw ni Ellen White maging propeta sana dahil yung mga maraming alam, yumayabang at nalalagpak. So yun ang pinag-problema niya. Sabi ng Angel, don't worry, the Lord will send you affliction. Pagpapala pala yun. Everything works for the good. Kaya po, ang salita ng Diyos, ang 10 commandments ay utos ng Diyos, memorized ng mga bata. Pero ang sabi ni Jesus Christ, it is written, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, if a man looks on a woman with lust, he commits adultery in his heart. Question, sino may kasalanan? Yung tumingin or yung tinignan? Bakit sabi, with? Pwede ka ba mag-adultery mag-isa? Sabi, with it. Adultery, pati yung tinignan, hindi kasi mag-adultery mag-isa. With nga eh, with her. Kasama yung tinignan. Kaya magtago na kayo dun sa loob ng bahay. Then, ang gagawin natin, paano maiiwasan na hindi tayo tinitingnan ng mga babae? Ayan. Oh, reference. Yan po ay hindi ko sinabi. Ayan ang reference. Buksan ninyo sa 3SM Special Messages 277.5. Meron daw si Ellen White nakitang tatlong grupo ng babae. Alam ko po, maraming matatamaan, pero hindi nyo naman alam, papatawarin tayo ng Diyos. Pero pag bumili kayo ng damit ulit, manalangin ulit kayo sa ukay-ukay kung anong bibilihin. Magkaroon kami mga problema. Ang ating Panginoon ay mapagpatawad kung hindi natin alam. Pero pag alam na natin at nagpipili tayo, yun ang may problema ng konti. Pero hindi yan problema agad. Pag dumami na yan, din. So, sa isip pa lang naman yan, hindi pa yun yung adultery. In your heart pa lang. So, tatlong grupo ng babae nakita ni Ellen White. Merong isa, ang ahaba ng damit. Na, pag dumaan siya sa kalsada, nawawalis yung daan. Sabi niya, mali daw yan kasi nagdudumihan yung damit. Nalilinisan. Yung isa, hindi abot sa tuhod ang damit. Ay, hindi na daw kailangan pagdibatihan, nakapos. Yung isa naman, ilang inches galing sa sahig? Hindi 100 inches. Ilang inches lang. Meron sinasabi po dyan na gaiter boot, G-A-I-T-E-R. Tinayin ko sa Google, ano yung gaiter boot? Hanggang doon sa taas ng gaiter boot. Ano ko gano'ng makataas yung gaiter boot? Tinayin ko sa Google, tinayin ko yung images, hanggang dito. Sabi ko parang kontra yun doon sa number 2. So, tinayin ko sir, siguro yung Holy Spirit, tinutulungan din tayo mag-research. Gaiter boot 1800. Ang gaiter boot 1800 ay hanggang dito. Pati yung gaiter boot, binabago ni Satanas dahil nakita niya nakasulat kay Ellen White. So yan po, pag susunod, nabibili kayo ng damit. Yan, actually, humahanap ako ng picture na ganito. Kaya lang hindi ako makita ng miniskirt na hindi matutok sa yung mga babae, mga lalaki na tumingin. Paano ko ilalagay sa church kung naka-miniskirt? Mabuti may nakita dito sa internet. Ito yung skirt, may pants pa rin sa ilalim. Para lang masabi na, okay. So, sabi rin po dito, it is written, thou shalt not kill, sabi ni Jesus Christ, sa Matthew 5, yata, 6, 7, 8. But I say unto you, if you say bad things to your brother, you are in danger of murder. Okay, so, huwag tayong sabi ng masasamang bagay sa ating kapatid. Na-experience ko yan minsan, yung mga atheist, sinabi, nag-post ako ng mga magaganda dun sa atheist forum. Lahat ng eagle words sa dictionary, sinend nila sa private message ko. Blinak ko sila lahat isa-isa. Isang araw, may blinak ako na 200 na atheist. Ganun pala yung mga tao ayaw sa Diyos. Puno sila ng hatred. Kaya po tayo ay naniniwala sa Sabbath, ang pinaka-central ng Ten Commandments. Kaya po, yung ibang church, hindi naghuhugas ng pinggan pag Sabado. Nakasulat rin. Hindi ko alam kung nakasulat. Siguro dyan sa Adventist.org. By the way, there is a guidelines for Sabbath keeping sa Adventist.org. Ipapakita ko po sa inyo. Kaya nung panahon ni Moses, sinaway sila ng Diyos dahil huwag kayong lalabas at kumuha ng mana. Pero yung iba hindi nag-gets at matigas ang ulo. Kaya po may sasabihin ako sa inyo, mahirap na mahirap na mahirap na mahirap. Ano pong gusto niyong sabihin ko muna? Yung example o yung nakasulat talaga? Example. Alam niyo na ang sasabihin ko, pero pag sinabi ko kasi yung law of the Lord, yung spiritual prophecy, yung Adventist.org official statement, napakahirap dahil hindi natin alam kung paano gagawin. So magbibigay muna ako ng example
bago natin sabihin kung ano yung katotohanan, para mas madaling magkopya. Dali lang naman gumaya eh. Aha, alam niyo na ang sasabihin mo. Paano makaiwas magluto pag Sabado? Okay. Hindi ko sinasabing bawal, mamaya ko sasabihin. Doon sa Out Club, sabi ng presidente doon, narating kami sa ayos ng 2014, sabi ng presidente, doon sa aming cafeteria, lahat ng ulam luto na by Friday night. Sabi ko, paano ginagawa yun? Eh, speaker siya, hindi ko matanong. Sabi naman itong associate director ng SSD, sabi niya, ang nakasulat sa official ay yung buying and preparation of food should be done before the sunset. Nakita ko yan sa adventist.org. Sabi naman nung isang nung asawa ng vice president ng AUP, si Sir Paes, sabi ni Ma'am Paes na teacher ko ng high school sa biology. Sabi, Win, alam niyo ba yung teacher niya sa PhE, si Mama Bla, nung nag-retire siya, pumunta siya as missionary sa isang island, at sinubukan na lang i-keep yung sabat na siya yung patron ng cafeteria na hindi sila nag-retire. Sabi ko, parang ginagawa nga sa probinsya. Nilalagyan nila sa ilalim ng lupa at kinabukasan ay warm pa rin. Ay, hindi ko alam kung paano yun, pero nilista ko lang dyan. Sabi naman ni Bender Sador, yung mga parents, yung mga grandparents, ayaw nilang gawin. Ang nagtatanong ako mga kapatid, nagkulang ba yung missionary na pumunta dito sa Pilipinas at hindi tayo tinuruan na pwede pala yun? Kasi yung mga ibang foreigner, alam nila, sa Africa, sa Angola, kung saan may mana. Sabi ng kaibigan ko, Angola, pag magluluto kapag Sabado, magtago ka. Kasi alam lahat ng Adventist na bawal. Sabi ko, masaway pa lang mga Pilipino. So, pero nagtataka ko, bakit alam ng mga lolo na bawal? Alam ng lolo natin. Hindi naman yun ano. Alam ng lolo natin. Ibig sabihin, nakalimutan natin. Kaya pala yung fourth commandment, remember. Sa mga bahay namin, hindi ko sinasabihin yung mother ko kasi pangit naman sa ating Pilipino na pagsabihin yung nanay sa kanyang tatay. Pero nanonood siya ng mga nire-record ko at naluluto niya na rin lahat. Paano niya ginagawa? Naluluto niya talaga sa rep. Kinabukasan niya papainit. Bawal ko ba magpainit? Sabi ni Ellen White, hindi. So ang yung ginagamit na palusot ng ibang tao. Kung pwede magpainit, therefore pwede na magluto. Eh, ba't ka ba magpapainit kung bawang luto? Diba? Actually, pag binasa ninyo yung paragraph, ipainit ninyo yung malamig na pagkain na niluto kahapon. Ba't mo papainit kung pwede palang lutuin? Ba't pinapayagan ni Ellen White mag-init? Best effort to go. Best effort. Hindi ko pa po, hinahanap ko yan ma'am, pero ang gusto ko ituro yun, nakasulat talaga. So, naman na yan, actually, lumaki ako, tinanganak ako sa Adventist School. Lumaki ako sa Adventist School. Ngayon, nagtuturo ako sa Adventist School. Hinahanap ko yung palusot na official. Wala akong makita mga kapatid. Kaya kahit na batuhin niyo ako, sasabihin ko kung anong nakasulat. Pero, ay, mamaya na lang. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. So, relax lang po. Example muna, bago ano, pokpok. At saka hindi na kailangan pokpokin dahil ang mga anak ng Diyos, gusto sumunod. Hindi lang alam kung paano minsan. Yun po ang nakikita ko sa mga tao sa church. Pag sinabi ko, na-stress sila, gusto nilang sumunod, pero hindi alam kung paano kasi na mapanis. Bakit na mapanis? Maraming tumatis. At saka maraming sabaw. So pag, ayan, ang mga nakakapanis. Saka yung lutuan ay maraming nang napanis, kaya pag naglagay tayo yun, napapanis din. Kaya yung iba may special kaldero. Saan ganun yung special kaldero? Yung hindi pa napanisan. Ganun pala yun? Sabi naman nung, ano, sa cafeteria, kaya natin gawin yan, basta may malaking ref. Mampit na ako mag-delate ng isang ref. Malaki. Sabi naman nung mga Tagalog, ang kinakain namin, tinapay, fruits, granolas. Sabi naman ni Kuya Jun, alam din yan sa probinsya namin, nilalagyan ng dayami para kinabukasan ay mainit pa rin. Sabi naman nung mga, ito mga hudyo talaga yan. Madali lang. Sabi niya, gumamit ka ng, di ba yung rice cooker may cook? Saka may warm. Ang nakasulat, bawal mag-cook. Pwede mag-warm. Anong difference ng cook tsaka warm? Yung isa bawal, yung isa pwede. Yun ang difference. Basta, pag Sabado, ayaw ko pindutin yung cook. Warm lang. Friday cook, Sabado, warm lang. Kasi yun ang nakasulat. Hindi ko alam kung bakit, pero yun nakasulat, yun sundin natin. Sabi ni Dandison, maganda kasi hindi nalilig. O kaya parang tagal-tagal.
Nag-away-away pa kung anong gagawin sa bahay. Dahil hindi pa nagawa. Kaya pala sa Adventist institutions, walang trabaho pag Friday ng hapon. Oh. Hindi yung trabaho masyar ng CSM. Mura yun mag-plancha ng damit, pag-truno ng sasakyan, lahat ng mga bagay. At saka maligo. Paano maligo? Ha? Ito malaking controversy. Wala nakasulat sa Bible, bawal maligo pag Sabado. Si Ellen White nagsabi, bago dumubog ang araw, maligo na. Pero, si Ellen White mismo, naligo din. Pagkatapos niya mag-sermon ng Sabado ng Gabi. Naligo din siya, may document ko din, naligo din siya pagkatapos niya mag-sermon ng Sabado ng Tanghali. So, anyway, wala naman sa Bible. Ang ginagawa ko na lang, pag nungog ang araw naliligo, pag kumaga na sa naligo din ako, kasi si Ellen White naligo din. Kay Ellen White lang naman yan. Wala sa Bible, pero yung pagluluto, nasa Bible, nasa Spirit of Prophecy, at nasa Adventist official. Kaya, pag nakakita po kayo ng official na parasot natin, pero hindi talaga pinapayagan ng Diyos. Kasi pag nag-align yung Bible, Spirit of Prophecy, at saka official, ay kahit na may PhD ako sa theology, wala akong ginagpat. Kahit na layman ako na kasi 3 times kagaling ni Kuya Johnson, hindi mo kaya yan. Kasi, alagay ko, naiintindihan ng church. Ang ginawa ko naman mga kaibigan, fasting! At pag nag-fasting ka, hindi ka magluluto, hindi ka maghugas ng tinga, hindi ka magtatapo ng basura, matipid pa sa pagkain. At saka, mayroon pang isang side effect. Hindi naman ako pastor, hindi ako theologian, pero nag-fasting ako ng 1 taon na bawat Sabado. Dumami yung pag-i-speaker ko kahit saan ako pumunta, hindi ako kilala. Tumutu-speaker kasi galing kang AP, nakabaroon ka. Dumami rin yung evangelistic crusade na hindi naman talaga ako preacher. Sabi ko, may nangyayari siguro pag nag-fasting. Hindi ko ma-explain, sir. Pero, may nangyayari. Tinitignan niya natin sa Bible, lahat ng malaki ang kinalaman sa kaligtasan, nag-fasting sila. Na matagal. Pero sabi nila na kahit huwag tayo mag-fasting ng 40 days and 40 nights kasi hindi yun ang ating calling. Pero siguro yung 1 year po ng every Sabbath, baka naging 40 na yun lang. Eh hindi tuloy-tuloy, siguro lang. So kung gusto niyo pong subukan, yan, sinubukan ko. Si Ryan Jean, sabi naman, fruits and vegetables, Mike Jimmins, Dayami rin, ito si Joy, Ryan Jimmins, at ibang churches, gumagamit sila ng wax paper sa ibang... Okay, sabi ni Charles Vidal, yung lolo, mother-in-law, ganyan ang ano, tapos marami sa church nila, ang kaya nila, paano gawin? Sabi ng isang co-worker ko, kakunti na lang daw. Sabi ko, ma'am, papaano yun? Sabi daw, bawal yung malamig. Ay, sabi niya, iwan ko sa sakyan pagtanghali, warm na yan. Pag, may ikaw sabihan, pag ayaw, maraming? Pag gusto, maraming? Okay. Sabi naman ni El, marami ba po ito? Hanggang dito ito. Mas pinitrits ko ito, mas natatakot ako kasi ang hirap nito. Ano yung mga kapatid? Ang isa sa pinakamahirap na pagsubok ay ang sabat. Ang isa sa mga mahirap na pagsubok ay ang pagkain. Pag pinagkumbay ba ang sabat at ang pagkain, sabat cooking. Kaya ang hirap, duble. Pag kumikita ka pa din sa niluluto, oh, naku, times 3 na yun. Kasi may pera, may pagkain, at saka may sabat. So, ang hirap na. So, yan po. Sinubukan namin, pinipilit ko yung mga kasama namin. Dahil yan, pwede naman talaga, sabi nung iba. Sa Ukraine daw, nung pumunta siya sa AUP, nagugulat siya. Lahat ng sabat keeper dito sa Pilipinas, nagluluto pag Sabado. Kasi nung nabinyagan daw sila doon sa Ukraine, tinuruan talaga sila ng pastor, bago sila binyagan, na bawal magluto pag Sabado. Sabi ko, how do you do, sister? We just cook Thursday night. Sabi ko, what Thursday night? Because my work is until night. So pag lumabas ako ng 6, o kaya 5, sa Friday, wala na akong panahon magluto. So Thursday pa lang, ito na yung dapat sa ref. Pwede. So, sabi niya, simple lang, lagay mo sa ref. Pag sabi na, ilagay mo sa microwave, warm mo. Ano naman. So, may, kung gusto, may paraan. So, yan po ang sabi ng taga-Ukraine na Sister Tanya Sides. Ito naman, galing India. Sabi niya, ganito lang, magluto ng rice. Kasi yung rice, nilalagyan nila ng, nilalagyan ng oil at saka ano, matagal din mabanis. Hanggang Sabado ng gabi, may paraan sila, lemon rice. Ito si Pastor Frederick Paul, kilala niyo ba yan? Diyan yan sa Ayas, driver din ako niyan. Oh, si Pastor. Hindi niya sinasabi ng diretso, pero parang kasi sense ko, siguro hindi ito nagluluto ng Sabado. Pumunta ako sa bahay nila, lahat na dumluto, pag Sabado na. Yun pala, sasama-sama ng Diyos yung pare-pareho, para magtulungan. At saka, ang maganda sa kanya, marunong talaga siyang gawin kung paano.
ako, hindi ako marunong. Marunong lang ako mag-ingay. Pero yung mga kapatid natin, binigyan ng talent na magsunod dyan. So, yan po, marami example, may mga interview pa dyan. Yung cook rice, papano, hindi mapanis. Salt and oil. Salt, pwede rin po. Kailangan i-abang 60 degrees centigrade bago kainin, or below 0, or below 10. So, pero, tayo mga Pilipino, rice tayo ng rice, nag-araw din siya. Ano lang, may balik tayo. May mga pastor din nagsasabi sa Thailand, ganyan ang ginagawa nila, etc., etc. So, ano po ang nakasulat sa Banal na Kasulatan? Sabi sa Exodus 16:27, tomorrow is the rest, bake what they will bake, and seal. Pakuluan kung anong papakuluan yung matira ay kinabukasan. By the way, may matatagpuan po kayo sa Exodus 12, yata yun. Sabi doon, nakakalito. On this day, no work will be done except that work which is for food. On the seventh day pala. So, yun ang ginagamit na parasot minsan. Ng iba. Pero pag binasa natin yung buong paragraph, first day, may convocation. Seventh day, may holy convocation. Yun ay seventh day ng Feast of Unleavened Bread. Ang Feast of Unleavened Bread, yung 14th day ng start ng Jewish calendar. Ang Jewish calendar nag-i-start ng apat na klase ng araw. So, hindi yan laging linggo. Therefore, yung sinasabi doon na seventh day, hindi yan laging Sabado. Yun ay seventh day ng Feast of Unleavened Bread. So, hindi nagko-contradict yung Bible sa sarili niya. Kung maiintindihan natin ng tama. Kasi hindi pa pwede mag-contradict yung Bible. Sabi dito, bawal. Tapos sabi dito, pwede. Tapos sabi sa Ellen White, bawal din. Sabi sa Adventist Center, bawal din. Hindi, ang problema, nasa pag-iisip, pag-iintindi natin ng Bible. Yan po ang malinaw. At nung pinagalitan si Moses, kanino utos daw yung pinagalitan? How long will you refuse to keep my? Kanino commandments yun kay Moses? Sa Diyos. Si Moses nga ang kinapagalitan. Sabi naman ni Sister White, very easy. Those who neglect to prepare. Ah, dito may clue. Pag hindi tayo makaprepare, sigurado, magutom tayo or magkasala. Pero pag nakaprepare, the technique for Sabbath observation is Sabbath preparation. Pag nakaprepare tayo, and those who cook upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Naku. Kaya, mabuti na lang may kapatawaran. Tayo nagsisi, mapatawad agad tayo. So, paano? Ang plan siya na, etc. Okay. Sa church documents, sa adventist.org information, official statement, documents, Sabbath observance, the buying and preparation of food, readying of clothes should be done before Friday sunset. Sa Adventist Biblical Research, same document. Sa Adventist Archives, same document. At saka dun sa yellow na book ng Adventist Belief, ang nakasabi, on the preparation day, those who prepare meals, you prepare so that you can rest for your neighbors. So yan po ang nasa opisya. Yung pagsot, hindi ko matagpuan. Kaya ang tuturo ko ay yung nakasulat. Kasi dapat ayon sa ating Bible. Ayan po. So tayo ay nagbibigay ng offering mamaya at saka tithes. Dahil yan ang pinakamagandang business. Ako dati businessman, kaya lang natikil ang business. Minsan, meron wala. Ang business sa langit, hindi na atake ng mga mud and rust. Yan, lahat ng kinokontribute natin sa crusade, nako, pagdating natin sa langit, yung piso, naging ginto. Hindi nanulugi yan, katulad ng mga bangko dito sa lupa. And tayo mga Christian behavior, alam nyo na ito, hindi tayo nagiinom, ngunit ang ating amusement minsan ay kung ano-ano pinapanood natin sa TV at saka sa ating mga cellphone. Ano ang dapat na amusement ng Adventist according to the Bible? Buksan natin sa Philippians 4:8. Whatsoever is pure, oh, pag may ikli ang damit yan sa tanghalit na TV, hindi na yung pure. Huwag yung panoorin. Yung mga agawan ng asawa, agawan ng kotse, banggaan, kung ano-ano, patayan, hindi yan lovely. Hindi yan good report. Philippians 4:8. So, yan po. Mag-iingat tayo, tayo ay mag-rest, exercise, and adopt the most helpful diet. Tatlong klase ang diet. Abominable, unclean, acceptable, yung manok, at saka yung malinis na manok. At saka, best. Oh, anong nakasulat sa fundamental belief? Best. Most helpful. Hindi pwede yung pwede na yan. Yung pinakamaganda talaga na pwede. Oh. Kaya po, ang sabi ni Ellen White, sa huling panahon, yung mga isda ay magkakaroon ng pollution. Kaya ang sabi,
sinabi ng Forbes magazine, yung California tuna may radiation galing sa Fukushima, Japan. Sabi ng Inquirer 7, yung Laguna Lake is not safe for humans and fish. Kaya nag-bike ako mapunta kina kay Johnson sa C6. Yung fish, hindi talaga ako makain. Kasi sabi daw, Ellen White, magiging madumi yun. Pero nakita ko, yung camp ko, nandun din sa Laguna Lake. Ano gagawin natin? Wala na akong kakain nila sa kampong sa Chowking. Makagaling sa Laguna Lake. So magtanim tayo ng malunggay. Ayan. Marriage in the family, mga anak, sumunod sa magulang. Ang tatay, mahalin ang nanay magpasakop sa sawa. Yan po ang napakaganda, mabuti na lang may Bible. Okay. And ang, si Jesus Christ ang ating priest sa sanctuary. Meron tayong high priest, merong heavenly sanctuary, and merong 1844 and 2300 days. So, and yan ang ating pangalan, tayo ay mga Adventist, darating si Jesus Christ, nakanta tayo ng mga kantang maganda. Ang mga, kung mamatay man tayo dahil sa kasalanan natin, no problem, basta nagpasamok tayo kay Jesus Christ dahil merong pabuhayan. Ibuhayan tayo pagdating ni Jesus Christ. Okay lang, kahit mamatay. Kaya si Martin Luther, si Zwingli, si Calvin, si kung sino-sino pa dun sa Great Controversy na book, bakit kumakanta pa sila kahit siya pinapersecute? Kasi sabi sa Bible, blessed are you when you are persecuted for righteousness' sake, for great is your reward in heaven. For so also they persecuted your fathers, which are before you. So pag na-persecute tayo, namatay tayo, ang sabi ni Sister Roy, ang pinakamalalapit sa trono, sa langit pala may officers din, ay yung mga nagbigay ng kanilang buhay. At saka yung mga dating kalaban ng Jesus Christ, katulad ni Pablo. Dating kalaban, pero bumaliktad, kumampina at nagbigay ng kanilang buwis ng kanilang buhay. Mga bayani, katulad ni Jesus Christ. And then, kakaroon tayo ng millennium and the end of sin. Meron tinatawag na 6,000 years. Pag tinight natin sa Ellen White writing, yung 6,000 years, daw yung panahon ni Satanas mag-demonstrate ng kanyang naisip. 6,000 years, 2018 na ngayon. Nagpas-nagpas na. Bakit hindi pa dumarating si Jesus Christ? Kasi nanonood pa tayo ng kung ano-ano. Pag ang karakter ng Diyos ay nakita na sa kanyang bayan, siya ay darating na. Kaya tapusin natin ang gawain. At yung ika-7,000 na years, ayun ang Sabbath. Magpapahinga ang mundo. Walang tao dito. Satanas lang, nakakulong. At tayo ay magpapahinga sa langit. At babasahin natin yung mga aklat. At makikita natin yung mga makamang-hamang-hamang mga bagay na ginawa ng Diyos. Yun ang napakaganda. Kaya po ang buhay natin ay walang napaka-niit kung ikumumpera sa gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Sa langit, walang sakit, walang uluha, wala rin kakain ng mga manok kasi wala na mamamatay doon. Ibawal mamatay ang isda at saka manok. Kahit na malalaki yung manok doon at saka yung isda ay malalaki, masasarap. Pero kakain natin ay yung mas maganda. Yung pinakamaganda, yung bunga ng buhay. Oh, ng puno ng buhay. Yes, Jesus Christ ang nagbibigay sa atin ang third kind of food. So yan po ang summary ng ating mga pinagkakaniwalaan. So tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for your word. We praise you, Lord, for giving us a church. We praise you for bringing out all the life to this church, Lord. We praise you for the Holy Spirit who has inspired the prophets, who has inspired the church leaders, who has prophesied through people so that all of these things will happen, and has also prophesied that we might take care of our health and we might do as the remnant should do. Father, we only ask that you forgive us from all our sins. Help us, Lord, to find other people who want to be saved. Help us to find your sheep. Please pour your Holy Spirit upon this church. Give us efficiency in doing gospel work. Please bless all of their problems with solutions. And help us to be humble so that you can use us for your glory. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.
patig ng sugo ng Panginoon. Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating. At sa kanyang templo, ang sugo ng tip-tipan na iyon inalintulad ay narito dumating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi sa Christian, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit ay ibinubuhos ko ang iyong ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Paglilinguhan po tayo ng ating diakonal. Thank you.
Father in heaven, we thank you, Lord, and we praise you, Lord, for the wonderful words that give life to our souls. We praise you, Lord, for the forgiveness of our sins, for the cleansing of our souls towards glorification, Lord. We thank you for the church. For Father, we only ask, please guide us and lead us, Lord, in the remaining hours of the Sabbath, that you might do your work in this holy day.